So today she already feels something on her stomach, started already bleeding. At gusto namin, actually excited na kami magkaroon ng baby. So nga lang, ganito yung nangyari kay baby. So baka may purpose si God. Hi guys, so today it's Eden's surgical operation day. I don't know, surgical or RASPA operation day. So nandito na kami sa operation department. Nag-aantay na kami kasi iraraspa na siya. Nakabahan ka na? Tara, siya ka na. So nagbayad na kami kasi hindi covered ng insurance. Kahantay na lang kami tawagin. Hindi ka kinakabahan, sure ka? Ang mukha mo. You booked it for private, right? Yes. So, kumuha kami ng private room na lang kasi konti na lang naman ang difference. 330. This is the room. So, kinuha na namin private room kasi konti lang naman ang difference. That's like around 30 BD difference lang. So, ayan po. Ito yung rooms. May maliit na telephone. Tapos, ito daw po yung alarm. Pag gusto namin ng help. Tsaka, meron silang minibar. Ayan. May paano din sila, amenities. So, nandito na po kami sa private room. Nagbe-base na si Eden ngayon. And then, may pupunta na doon ng mga nurse para mag-asikaso at start na yung ano, mga parang mis-implant nila. Masimpla. Ako na magsarado. Yung aking gown. Parang kang ano, kala ko yung parang sa baliw. First time magkakita? Okay na? Oo. Ano yung kasi? Punit. Si Madam. Yeah. So, parang kung nangyari. Tanggal daw lahat, pati panty. Kinakabahan na siya. Bukal mo. Babalik ko. Nag-shave na rin siya. Nag-shave na siya kasi nga, buburat natin. Ito daw, pag kailangan mo daw ng tulong, press mo lang daw yung red. Ano ka na, room tour? Ano dyan? Yeah. So, kumusta ka, mamits? Okay lang. Di mo na ako kinakabahan. Sure? Patingin ng mukha? Mukha namang di ka kinakabahan, pero parang meron din. Sa dyan ka naman. Mm-hmm. Tsaka nasa maganda okay naman yung hospital na nakuha natin. Mm-hmm. May tiwala naman tayo sa kanila. We are in one of the best hospital here. So, tsaka Pilipina yung doctor. Alam kong iingatan ka niya. Mm-hmm. Umiga ka na sa ano mo. Sa kama mo, mahal yan. Kailangan natin gamitin yan. Sayang naman. Kung ayaw mo humiga, ako na lang. Ayoko, ano ko pwede yan? So, pwede mo bang i-share sa kanila kung ano nangyari sa'yo? Ano ba nangyari sa akin? Ilang months na yung tiyan mo sana? 3 months. 3 months. Tapos? Tapos yun. Walang heartbeat yung bata. And then? And then, yung
ko siya, hindi nag-go na ako. Nag-bleed na. So, parang ilang days na akong sinibleed. 2, 3, 4, 5, 6, 6 days. Grabe ang lakas ng katawan mo, ha? Ano, wala akong nararamdaman. Sa ano lang, cramps lang, stomach. At hindi ka, hindi ka daw nilalagnat. Wala. Wala kang fever, headache, wala. So sabi ng doktor, malakas daw yung katawan mo at nakaya daw i-release yung mga blood naturally. Today, yung ano, ayun na, tatanggalin na yung sabi na evacuation of uterus. Evacuation of uterus. So parang sa madaling salita, raspa sa atin. Mm-mm. So, mahal ng raspa dito. So 40, moving to 50K, kasi 47,000. Mm-mm. So parang na din tayong gumastos ng pangpaanak. Parang normal delivery. Dito, kasi ganyan yung mga normal delivery. Mm-hmm. Masa sa'yo na parang wala lang. Mm-hmm. Tapos na lahat ng luha natin, no? Wala, luha. Mm-hmm. So, gumastos tayo for like normal delivery at the same time, wala si baby. Si, pero okay lang yan, di ba? Sabi mo, go tayo ulit. Gawa na lang tayo ulit, dalawa pa. Kambal na yan. Agoy, ama. Kapag may nawalang isa, doble daw yung babalay. So, nag-worry ka ba sa akin? Slight, slight. Napaka-supportive ng asawa ko, kaya hindi ako talaga nangangamba o ano. Andiyan siya simula. Hindi na talaga siya pumasok. Huwag ka na magsalita, nangiyak na ako. Then... Tapos, alam kung hindi kita supportaran, sino magsasupport sa'yo? Si Blue. Mas mahirap kasi kapag ano, sa mga OFW na nagkakasakit, kanyan, mahirap kasi wala kang pamilya na ano, kayo-kayo lang talaga. So, I'm so lucky. Still, I'm lucky kasi andyan yung asawa. Salamat din tayo kasi mga kasama ko sa work. Tumulong. Supportive sila all the way. Laking tulong para kapag andyan yung asawa. Parang lahat makakayo. Thank you, Daddy. Love you too. Okay. Magpasalamat ka naman sa mga tumulong sa atin. Salamat po sa mga tumulong. Alam niyo po kung sino kayo. Hindi ko na po kayo pwedeng isa-isahin. In English, kasi ang mga tumulong sa atin, mga English eh. Mostly. Ikaw na yun. Pass. Pass. Ayan. Napatawa ako kayo. Ano masabi mo sa mga tumulong sa atin? Ayun. Siyempre, nagpapasalamat kasi hindi sila nagdadalawang isip na tumulong. Sila nga mismo yung nag-volunteer na tumulong. Nagkapalit daw yan. Ano ba, year walang vacation? Mga kasama ko po sa work tumulong financially. So, laging tulong po yun para sa amin. Mm-hmm. Hindi ko na babanggitin isa-isa, mm-hmm, pero alam na nila. Alright, kasi na sana. Hindi ako naman ako. Emotional na daddy ko. Yung totoo. Ikaw pa yung graan. Ako kasi parang naubos na yung luha ko talaga nung mga other day. Hindi niya alam kapag tulog na siya, umiyak ako. So, ayan po. Nangyari na po. So, tapusin na lang namin to. Pero maka-move on. Para maka-move on na tayo. Mm-hmm. Para maka-move on na kaming lahat at makabalik na lang ako sa work at si Eden. Mm-hmm. Sarap ba yung kama mo? Oo. Comfortable.
Mas may gantong kama yung matigas. Yung kama natin super lambot eh. Mm-hmm. Enjoy mo lang yung kama kasi... Mahal. Mahal yan. Ano yan? May na dalawang tablet ng soperta. Mm, masakit? Kasi maliit lang kayo naman. Sobrang loob. Para pang ano daw yan? Pangbukas na ng cervix. Mm. So, makakaramdam daw ako ng cramps. Mm. And magbibleed daw. Mm. So, kapag daw okay na, madali na daw ako doon sa ano. Kresya. Santayin na lang natin. At lalagyan niya na ako ng dextrose kasi hindi ako pwede kumain, di ba? Mm. So, so, you know about the room, no? And then, we have a taste soap. We have the TV if you want to just relax. Okay? So, there the AC remote. The telephone you can also use, huh? Just press 9 before your number and okay, it's for local calls. Okay. Otherwise, inside the bathroom, you will feel a red wire. So, that is for emergency, eh? So, yan po ang pasyente, nagsa-cellphone pa. Nag-a-update pa siya ng Facebook niya. Check-in in American Mission Hospital. Yan po, naserohan na siya. Zero, di ba to? Ito, ano naman na? Ah, dumadaan siya dyan. High-tech mo nung may idadaan mo pa sa machine. Infusing. Ang magandang pasyente. Ayan, oh. Bawa daw wake up eh. Wala akong wake up. Wake up like this. Wake up like this. Oh, ang ganda ng pasyente natin. Ayan. May joke mo pa ako. Well, 30 minutes. You just wait for 30 minutes to see any allergies, huh? Mm-hmm. Feeling too, she explained it. Yeah, I did. But I didn't put the napkin. I did. It's okay. Put also the throat. They will do it. Yeah. Okay. 4:30. Ready naman na talaga tayo that time, di ba? Kasi tanggap na natin nga na gano'n. Ah, tanggap pero nakakakaba kasi never ko talaga na-experience mga ganito. Tanggap na namin na gano'n na nga ang nangyayari. So, ready na kami kung normal man siyang ma-abort or kailang operahan. Na-ready ko na talaga ang sarili ko. So, nandun na ako full support all the way. So, dinala na siya sa operation room. Ilan minutes ka doon? Not 1 hour. Less than 1 hour. Thank you.
Tapos pinapunta na ako sa kanya. Yung itsura niya, ay nako, kung makita nyo lang guys, parang lantang gulay. Parang tapos, ewan ko ano yung dito niya, oh, may mga puti-puti dito. Baka ano, baka tape yun. Oo, oh, siguro tape na dinikit sa bunga. Kasi dito naka-ano. Dito ko yung mga, luoy-luoy man, oy, sabi ko. Parang maiyak-iyak na ako kakatingin sa kanya, tapos kinakamusta ko siya, sabi ko, May, okay ka lang ba? Tapos na yung operation mo. Tapos sabi yung itsura niya, ala, nakalimutan niya na ba ako? Parang may amnesia na siya. Sabi ko, ang tagal niya maka, ano, ang tagal niya akong ma-recognize. Tapos yung doktor nagtanong sa akin, did she recognize you? Sabi ko, yeah, I think so. Matulog ka lang. Mamaya dalang yung food dito, pakainin kita. Parang wala na yung sakit sa lalang. So, hello po. Tapos na ang operation. Finally. Thanks God, okay naman si Eden. Na ano lang siya sandali, na amnesia lang siya sandali. Wala akong talagang tandaan. Wala siyang matandaan after niyan. Hindi ko alam kung sino man nasa loob ng operating room. Tapos, wala, pagka masakit na yung nilang hindi ko maalala, so mag-worry ako. Hindi kita na natandaan na ng buka. Alam ko lang kasama kita sa operating room, pero yung tinanong na nila, hindi ko na matandaan yan. So, tapos ng operation, medyo may bleeding pa. Sabi ng doktor, normal lang daw yan. No? Sa time po, tapos sumakit yung dito niya. Gawa kasi yung general anesthesia is ano, mask. Parang oxygen style. Hindi siya by injection. Kaya masakit yung dito niya. So, normal lang din daw yun sa operation. At ayan, pwede na siyang kumain. May sabi food na kami kasi kawawa naman yung anak ko. So, kumakain na siya ngayon para medyo may ano, lakas-lakas din. At para mawala daw yung sakit dito, kailangan niya kumain. Nakaihi na rin siya, so may mga dugong lumabas. Sabi ng doktor, by 5 PM, pwede na kami mag-discharge. Kasi okay naman daw yung resulta ng operation, lahat daw okay. So, thanks God. Pinakita sa akin ng doktor yung specimen, yung mga kinuha nila, tinanggal. Medyo madami. So, tapos hindi ko ma-identify kung saan doon si baby. Kasi ang dami, parang mga dugo-dugo lahat na may mga tuldok-tuldok. Mga ganun. So, tinry kong kunan ng picture ulit, pero nadala na nila sa laboratory. Tinry kong hingin sana yung, ano niya, yung baby mismo. Hindi daw pwede kasi i-check pa nila ng, gagawa pa sila ng mga test. Kasi, para malaman kung anong reason, bakit ganon ang nangyari, hindi siya nag, ano, bakit ganon. Ganon. Basta. So, yan po. Ang importante, okay na si Mamibs. Papagaling na siya. Thank you sa lahat. Mga prayers, no? Mga supports. So, ayan. Later on na lang. See you later on na lang, ha? Kakain muna kami. At ako'y gutom na rin. Nakabantay. Sige po. So, ayan na pag-uwi namin. So, yung asawa ko, naka-leave naman siya for 1 week. Nag-leave ako ng 1 week, guys. Kasi walang mag-aasikaso sa akin. Huwag ko lang mag-aalagas. Oo, yeah. Bawal daw ako kumilos. Kasi sabi nila, mas grabe pa daw yung sa panganganak, ganyan. So, tsaka hindi ka talaga makakakilos. Kasi kahit yung pag-ihi mo masakit, masakit pala siya. Kasi parang nakabuka, parang may nakabuka, tapos parang may mahuhulog. Tapos kahit uto, gusto ko umutot. Umutot ko parang
masakit siya talaga, te. Ang sakit-sakit niya. Ang sakit pa yung lamunan ko. Tapos nakalimutan ko pa sabihan yung doktor pala after ng raspa niya. Sana, Dok, yung tahi, dagdagan mo ng... Parang balik ulit sa virgin, Dok. So, ayun nga, recovery period, mga 1 week ko siyang inalagaan, bedridden siya, hindi ko siya pinapagalaw-galaw. Oo, kasi sakit. So, yun po yung, ano, yung end ng journey niya sa second baby namin na nawala na, nagkaroon siya ng miscarriage, hindi siya nabuo ng successfully, nawala siya ng heartbeat in between ng 2 months, pero hindi siya nag-grow for as normal ano niya, normal development. So ayun, end up inoperahan, niraspahan, gumastos ng more or less 400 BD. Oo, sa pera natin na sa more or less 400 BD, recovery period, magastos din kasi may mga gamot din. The same time, hindi ako nagtrabaho ng ilang araw. Thanks God, supportive naman yung mga kasama ko sa work. Yun guys, yun po yung experience namin mag-asawa. Tsaka experience ko nung niraspa ako. So malaking tulong po talaga yung support ng family. Lalo na kapag andyan yung husband mo, sinusuportahan ka. Malaking bagay talaga. So hindi ka talaga magwo-worry kahit na anong mangyari. Kasi alam mo na andyan siya at sinusuportahan ka. Yes. So sana guys, may napulot kayong mga information na magagamit nyo sa mga buhay nyo rin. Lalong-lalo na nasa ibang bansa kayo. Nakaya naman namin, thanks God, at mayroon akong magandang trabaho. Mayroon akong mga kaibigan sumuport din sa akin financially. At mabilis naman kami nakarecover. So later on, meron kaming good news sa inyo guys. Kaya ang sobrang saya-saya namin ngayon na kaya na namin ma-share sa inyo yung bad experience namin, yung super sinubok kami ng panahon. Yung family natin sinubok. Na doble-doble, na nawala siya ng work, nalaglagan siya, nagkaroon siya ng miscarriage. Tapos, super blessed kami dahil yung balik naman is mabilis. Mabilis naman yung balik sa amin. So, ikukwento namin sa inyo later on kung ano yung binalik sa amin na blessings ni God. So, thank you for watching this video. Itong vlog namin is actually made for... parang ano na lang namin, documentation na lang namin sa buhay namin actually. Tapos, share na lang din namin sa inyo, sa mga masugid namin viewers, lalong-lalo na sa mga kaibigan at family namin na gustong maka-update palagi kung ano yung mga ganap namin dito sa ibang bansa. Saka dun sa mga babaeng or mga mother na nakaranas ng miscarriage. So, yun guys. Thank you for watching this video. Thank you! At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Please! I-click nyo lang ang pamilyang OFW at i-click nyo na din ang bell button para pag nag-upload kami ng bagong video, updated kayo at the same time. So maraming salamat sa panonood. See you guys! Bye-bye! Thank you!